Hello, what's up mga kaludin ha? Magandang araw sa inyo lahat. So, welcome sa aking another vlog. So, dito ako sa loob ng sasakyan. 2016 model ha, Suburban na Chevrolet. So, loob niya mga kaludi. So, yan yung loob niya mga kaludi. Yan. Chevrolet na Suburban. So, issue is ang isang valve lifter is hindi gumagana. So, pull down yung makina, then magpapalit ng valve lifter, then tingnan na rin natin ang camshaft timing kung may tama o wala. So, yan mga kaludi. Yan mga kaludi. Ang loob nitong Suburban. Yan, napakalaki. V8. Yan. And Suburban na Chevrolet. So, dashboard niya mga kaludi. Yan. Yan mga kaludi. Yan. Tingnan natin sa labas. Yan siya mga kaludi. Suburban 2016 model. Yan siya. Yan. Chevrolet. Yan. Kaludi. Yan siya. So yan mga kaludi yung makina na ibababa. Yan yung makina niya. Yan. Yung makina niya. So ipu-pull down yung makina kasi isang valve lifter sa dulo hindi nagana. Ito yung mga kaludi. Ito siya. Tuloy. Ha? Yan yung mga kaludi. So yan lang, balikan ko na lang kayo. So pag naibaba na natin yung makina. So yan lang. Hello, what's up mga kaludi? Welcome sa another vlog. So ano lang to, yung update lang do sa aking binaklas na makina. Doon sa binaba ko na makina. Sa Chevrolet. So hindi ko na i-vlog yung ano, hindi ko na videohan yung pagbaba ng makina. So yun lang, kasi wag-iwag na. So ito yung makina niya mga kaludi. Ito yung head niya mga kaludi. Yan. 8 cylinder na Chevrolet na Suburban V8. Yan mga kaludi. Yan. So yung mga pyesa niya dito. Yan. Ito yung mga pyesa niya mga kaludi. Yung valve lifter na sira. Ito yung valve lifter natin na sira. So, yan. Siya gumagana. So, ito yung valve lifter na ayos. So, ito yung pagkakaiba nila mga kaludi. Yan. Yan mga kaludi. So, hindi siya bumabalik. Ito yun. Yan. Nag-i-stack up siya. Yan mga kaludi. So pag natulak siya ng pusrad tsaka ng ating rocker arm, yan, ito yung pusrad natin. Pag natulak ito ng rocker arm pailalim, so ito yung mga kaludi, hindi na siya bumabalik. So yan. So ang cause nito, kung bakit nalaman na hindi bumabalik ito, so yung number 7 niya is hindi gumagana yung spark plug. Hindi sumusunog.
pero may kuryente, so yung valve lifter niya, so yan yun, hindi siya bumabalik. So ito yung makina, ito yung makina mga kalodi. Yan, nilinis ko na. So kahapon kasi sa hindi ko na videohan, gawa na nandito yung amo ko. So alam mo naman, pa nandito saya tayo sa ibang bansa, so hindi natin kailangan mag delay yung trabaho. Kung ba delay man, at least kailangan makikita tayo ng amo natin na nagtatrabaho tayo, hindi nagbibideo. Yan mga kalodi, yan, nalinis ko na yan. Yan, so yun yan. So ang maisishare ko lang siguro sa inyo dito is pag-timing na lang, no? Yung pag-timing na lang. So yun nga, ang naging problema nito is yun, hindi magana ang spark plug ng 7 ng number 7. So ito yun, tukod yung kanyang valve lifter, so hindi magana yan, hindi mabalik yan siya mga kalodi, kung nakikita nyo yung pagkakaiba nya. So yan siya. So hindi gumagana yung number 7 na spark plug, hindi sumusunog. So palyado siyempre. So ito yun, ito yung naging cause niya mga kalodi. Ito ay yung valve lifter na to. So yung bad, ito yun, yan yung mga kalodi. Ito yung valve lifter na hindi gumagana. So yan, hindi na bumabalik. Makikita naman yun sa pagkakaiba nila. So ito yun, ito yung valve lifter na gumagana. Yan, ito, yan yung mga kalodi. So ito naman yung hindi, yan siya, tukod na. So nakababa na. So pag gumana yung number 7, pagbaba ng rocker arm niya, hindi na siya maabot ng, hindi na siya maayano ng push rod. So yung ating valve hindi nag-o-open. So yun yung problema, naging problema niya, hindi na nag-o-open yung valve niya, hindi na kasi kayang itulak nito ng push rod. Kasi nga ito naka-permanent na ano na, nakalubog na. So yung push rod natin is hindi na gumagana. So yung valve natin, so hindi na nagbubukas. So yun, yun yung tendency niya, na hindi na makasunog ng gasolina yung ating spark plug. Kasi ano nga, permanent na open na siya. Yun na. So yun, ito yung cause lang nito kung bakit binaklas yung, ibinaba yung ano, yung makina. Yun yung makina. So okay, bakit nga pala binaba yung makina niyan? Isa kadahilanan na yung camshaft niya is tiningnan ko rin. Ito yung camshaft niya mga kalodi. Hindi ko pinalitan kasi pinapas ko naman sa machine shop, so wala naman damage. So hindi naman siya nagkaroon ng damage. So sabi ng machine shop is pwedeng walang problema ibalik. So yan yung mga kalodi. Yan, yan yung camshaft niya. So ang papalitan ko lang dito is ang valve lifter. So yun lang. At papalit na rin ako ng bumba ng langis. For sure na. Kasi nagmimintis na itong ating bumba ng langis. Mihina na yung pump niya. So papalit ako. So yun lang mga kalodi. Need na natin magpalit ng bumba ng langis. Kasi mihina na yung pump ng langis. So kaya nagkaroon ng problema yung valve lifter. So although di natin alam kung talagang bumigay na yung valve lifter, so for sure, para hindi tayo magkaroon ng problema ulit, so palit na tayo ng bumba ng langis. Para sigurado tayo na bago yung bumba ng langis, maganda yung lubricant ng langis. So yun lang mga kalodi. So balikan ko na lang kayo siguro pag nag-install na ako ng timing. So ang may share ko lang dito sa video na ito at makakuha ninyo na idea at kaalaman. So siguro pag timing na lang nito, 5.3 liter, Caprice Chevrolet na Suburban na V8,
2016 model, 5.3 liter. So yun lang mga kalodis, oh. Balikan ko na lang kayo pag after kong linisan. Siguro yung mga pesa. Yan yung head niya. Hindi ko pa nalilinisan. May ibang pesa niya, so ito. Yan. Yan yung carter niya. Shader. Yan. Ito yung shader niya sa harap mga kalodis. Oil pump. Ito yung oil pump niya. Yan. Yan. Hindi pa nalinisan. So, balikan ko na lang siguro kayo. Update ko na lang kayo pag tawag dito. Pag i-assemble ko na. Siguro, sa timing na lang siguro. Yan na lang. Paano pag-install ng timing ng 2016 model na Chevrolet. Chevrolet, GMC. So, isa lang ang timing nila. So, nagawa ko ng video to, timing niya. So, yun lang mga kalodi. Update ko na ulit kayo. So, bye-bye. So, yun. What's up mga kalodi? So, yun na. Tulad na sabi ko sa inyo kanina. So, babalikan ko na lang kayo pag i-update ko na lang kayo sa ano, sa pag-install ng timing ng Suburban na V8 2016 model 5.3 liter. So ito yun mga kalodi. So yun mga kalodi, so ito yung makina ng ating Chevrolet Suburban 2016 model 5.3 liter. So hindi ko na napakita sa inyo yung pag-install, so ipapasok lang naman yung importante dito, yung timing paano. So dali lang naman pasok yung camshaft nya. So yan to variable, so may variable siya mga kaludi, BBT. So yan, so mga siguro ito yung makina. Yan, yan. So mga kaludi, ba siguro nagtataka kayo, so bakit ininstall ko na agad yung timing is wala naman yung head, wala pa yung kanyang head, so wala namang problema yung mga kalodi. So mas sure nga kayo na dito sa Chevrolet na Suburban, so mas sure kayo na 100% na sure kayo na nakatap kayo sa uno ng piston. So tulad dito mga kalodi, yung tap ng piston nito is na number 1 is nasa left, yung 2 niya is nasa right. Yan mga kalodi, yan siya mga kalodi. Yan, ito yung right nya, left. So ang top ng piston na number 1 to is nasa left, yung second top is nasa right. Yan mga kalodi. So hindi ko na siguro papatagalin yung video, so i-ano ko na sa inyo kung paano ba i-ano to, i-timing. So hindi ko na lang na ano sa inyo pagpasok kanina ng timing. So yun nga ang ating camshaft timing. So wala na akong problema, madali lang naman. So ang importante dito is yung timing kung paano ba. So yun mga kalodi, yan yung timing niya mga kalodi. Yan timing mark ng variable ng BBT, timing mark ng granahe ng sikunyal natin. So yan mga kalodi, yan. So yan yung mga kalodi, oh yan siya. So yun lang, ganun lang ka easy way. Parang kanta. So yun lang mga kalodi, so ganun lang sa kasimple. So do sa mga iba dyan is legit na yan. So para sa mga ating kalodi na bago pa lang yan, so sakaling makainkwentro ka na yun ng GMC or Chevrolet, so isa lang style ng ano yan, pistol ng timing mark ng granahe ng sikunyal at sa granahe ng BBT. So ito is may BBT ito. May ano siya. Yan, may BBT siya. So may tawag dito. So nasanay na tayo na mas madalas sa Arabic ang salita. So yung tawag dito, sensor. Yun, may sensor siya sa harap. Kaya may BBT siya dito. Yan mga kaludi. Yan, BBT. So may sensor siya dito, dalawang sensor niya dito sa harap. So para malaman niyo, so yan yung muna yung timing niya. So top. Yan.
nakatap sa granahe ng sikunyal. So, yan siya, granahe ng BBT. So, puntahan natin yung kanyang cover ng shader para mas malinaw sa inyo na so may sinas na mayroon talaga siyang sensor dito. So, yun lang. Puntahan natin. So, yan mga kalodi, ito yung sinasabi ko sa inyo na cover ng ating shader. So, yan, mayroon siya mga sensor dyan. Yan. Yan. Yan siya mga kalodi. Yan ang forma ng ating shader ng Chevrolet na 2016 model na mayroong BBT. So, yan mga kalodi. Asas. Yan. Ano, sensor. Yan. So, yan mga kalodi. So, ipipix na lang yan kasi nilinisan ko na. Yan. Yan. So, yun lang mga kalodi. Maraming salamat. So, yun lang mga kalodi. So, sana meron ako na panibagong na ibahagi sa inyong ano, sa kaalaman na ito, tutorial na ito. So, about sa install ng timing ng camshaft timing ng Chevrolet na Suburban V8 2016 model. So, 5.3 liter. So, ilang mga kalodi. So, babay na. At maraming salamat. So, yun nga pala. Sa mga lahat ng nag-subscribe dyan sa YouTube ko, sa nanonood na YouTube ko. So, maraming salamat sa inyo. At sana patuloy pa rin kayo sumabay-bay sa aking maliit na YouTube channel. So, sama-sama tayong palaguin natin ang channel ito. So, damay pa. So, yun nga. So, maraming salamat sa inyo sa nanonood dyan. So, sa nag-subscribe. Maraming salamat sa inyo yung lahat. At hindi nyo iniwanan yung maliit kong YouTube. Still nandyan pa rin kayo. So, yun lang mga kalodi. Maraming salamat. At bye-bye. God bless. And stay humble. So, yun lang. Bye. Boom, boom.